nagpapalit ng hangin. Then you can see also, then second floor meron rin. Third floor. So, sa third floor rin meron. Sa ICU namin yun. So, pag meron kaming ICU patient, nandun siya na COVID, if ever. Pero wala. Kasi lahat ng ICU patients namin na COVID, nandun sa likod. But we still put it, just in case. So, I think, and that one is the cardiac, heart and vascular institute namin. Nandun. So, we put that in, even though, meron na kami very high, yung air exchange namin. Kasi, air chillers kami dito eh. Considered what we call yellow zone infectious kasi yun ang COVID. But we have another ER that's the non-COVID naman. So, yun yung green zone. So, separate. We made sure na ganun. Kasi nga, we don't want contamination. And to that effect, meron na kaming mga employees who've been infected with COVID. But proven, not a single one of them got it from the hospital. Na-trace namin sa bahay, sa tatay, sa asawa, sa community talaga. Dok, ibig sabihin, isa sa pinakamahalaga yung air circulation ng isang room. Yes. Paano po itong mga government hospitals natin, tsaka itong mga ginagawang facilities para sa mga COVID-19 patients, yung mga nasa ginawang, sa mga Astrodome lang, covered courts or... Ayun, let's say Astrodome, kailangan malakas ang hangin doon. Okay. Kasi if you have, isipin mo, at saka sa, ano yung isa, yung arena. If you have, you pack so many people inside, in that, let's say it's one big room. Pag hindi mo ginalo yung hangin doon, hindi matayin lahat ng tao doon. Kasi yung carbon dioxide. So basically, malakas ang circulation. Basta nasa arena ka or in Coliseum, mabilis ang hangin doon. Walang problema doon. There's no problem about that. Okay? So, as long as na meron silang facility na ganun, that the air exchange is there, the air inside is blown out of the room, okay ka. The problem is, isipin mo, para ka nasa isang shoebox. Shoebox na walang bintana. Sooner or later, you'll suffocate sa loob ng shoebox, tama? Right? Ihimatayin ka na. Kasi walang hangin eh. Yung hangin mo, ikaw lang. Eh kung dalawa kayo doon, sooner or later, yung hangin mo, hangin ko. Yun ang nangyayari. Now, lagyan mo ng maliit na bintana, butas, yung shoebox. Isang side lang. Yung hangin, maybe, pero hindi gagalaw. May pasok na hangin na bago, may hangin sa loob, mayroon pwede lumabas, pero walang movement ng air. Now, lagyan mo ng dalawang butas on both sides of the shoebox. Tutuloy na ngayon yung hangin. And now, that's safer. So, in essence nga, sa ibang mga clinics na wala silang ganyan, what do they do? They open the window, they open the door, para tuloy-tuloy yung hangin. Yun yung air exchange. Kasi sabi, if you close the door and close the window, that is the closed box, the closed room. And that is very, very dangerous. Lalo na kung merong COVID yung sa infected yung sa. This is an assumption always na yung kasama mo, baka, kasi hindi mo kilala, baka meron ng virus. And right now, sinasabi nga nila yung positivity rate sa test, kumakabot ng more than 10%. So we don't really know kung sino talaga ang mayroong virus. It's an enemy we cannot see. We don't know. Asymptomatic. Hindi kagaya ng other diseases before, like SARS, like MERS-CoV, lagnat talaga eh. Tapos talagang kita mo,
Ito, hindi. Merong infected na asymptomatic. That is why it's so hard to combat this COVID virus.